sa ating YouTube channel, Nate Lang TV. So sana sa mga hindi pa nagsasubscribe, pasubscribe naman po at pakihit na lang po yung notification bell para lagi po tayo updated sa bagong video na ating i-upload. At sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. So ngayon, nandito po tayo sa bahay ni Ditsisita o ni Mama Sita para ayusin yung kanyang outlet o yung kanyang convenience outlet. So, ang gagawin natin dito, i-convert natin itong outlet na to into SPO. So, na-delete ko lang po yung video kanina, pero ito po yung dati niyang outlet, tinanggal na po natin. So, pagkatanggalin nyo lang po yan, meron to ditong screw. Lulugan nyo lang po ito gamit yung Phillips screwdriver para makalas, para umangat na yung wire dyan. So, naka-connect naman po dito yan. So, kabilang dulo din po para doon po sa magkabilang line-to-line connection. Pag sinabing line-to-line, magkabilang outlet, magkabilang wire, meron pong kuryente yan na 110 volts AC. So inulit ko, line-to-line, kada isang linya may 110 volts. 110 volts, kaya 220 volts. So ang problema nito, makakalas yung kanyang metal stud. Ito po yung metal stud na nakalagay po dito. Nakakalas po ito. So ang gagawin natin para hindi na makalas to, mag-improvise tayo ng nut saka bolt. Ito. Gagamit tayo ng washer. Okay, pause muna tayo. So, hanap tayo ng washer at saka na, na maayos. At ito yung gagamitin natin dito. Hindi na ito pwede. Lost thread. So, pag lost thread, hanap tayo na ibang ano. Yung mga lost thread na wire. Nagkit ko lang po yung glue gun, tapos naglagay po ako ng protective glove para po dito sa outlet. Kung sakaling madikit tayo, hindi tayo makuryente. Kasi ang gagawin natin, gagamit tayo dito ng bolt saka ng nut. Yung nut, ididikit natin doon sa likod. Gagamit tayo ng glue gun. Yan. So yung glue gun na to, yan yung magsisilbing pandikit doon sa utility box kasi nasira ito. Kasi ito, kung gusto nyo yung ayusin, titiktikin natin to, papaklasin natin yan. So medyo matrabaho. So para hindi tayo gumawa ng medyo hassle, ito na lang. Nut na lang sa kanang bolt. So, ganyan natin, testingin natin kung babakon. Yan ang kadalasang sakit sa mga nag-electrical o mga nagto-troubleshoot. Yung utility box dito, ito nakakalas. Minsan kasi sobrang higpit nung electrician, na ibang electrician, wala naman akong pinipinpoint. So ayan, nakakalas. So, dikitan uli natin. Nakalas eh. Okay, so dinikitan ko na. Ayan, ingat lang tayo dito sa wiring. Kasi live po yan. Live wiring po yung ginagamit natin, ginagawa. So konting aberya, makukuryente tayo dyan pag hindi tayo nag-iingat. Ayan, so ingat tayo kasi ang sinasaksakan ng ating glue gun ay live. Live wire. Kita nyo, umiikot. Ah, hindi pa. Umiilaw, sorry. Lutang na naman ako. Eh, medyo mahirap dumikit ah. Okay, so balik na tayo. So, ang ginawa ko dito kanina, gumamit tayo ng nut at saka ng bolt.
pero hindi successful kasi hindi tumidikit yung likod ng nut dito sa likod nito. So ang ginawa natin, mabuti meron akong extra na ano, lock nut. Ikinabit ko dito, isinalpa ko. Saka ko siya nilagyan ng glue gun o ginulusti ko siya. So ito medyo tuyo na. So kabit na natin kung maikakabit na natin. So dito medyo ano lang. Hanapin natin yung butas. Hindi ata abot. Ano ah, yung ginamit natin, SPO. SPO, Special Purpose Outlet. Meron siyang line 1, line 2, at saka earth ground. Ito yung earth ground. Kung meron kayo nakaabang na earth ground dito, mas maganda. Yun talaga ang function ng SPO para iwas sa earth ground o sa grounding. So, pwede nyo magkabaligtad dito. Huwag nyo lang mabaligtad rin to kasi ito yung grounding. So, yung line 1, pwedeng line 2, pwedeng line 1, ito pwedeng line 2, pwedeng line 1 o line 2. So, saan man. Kasi bawat linya nito, ito, 110 volts, 110 volts. Kaya ang tawag dito sa Metro Manila, line-to-line connection. Parehas na wire, meron yung 110. Okay? So, maliwanag po tayo doon. Kakabit nyo lang dito, sasalpak nyo lang dito yan. Tapos ilalock nyo ng screw driver. Magkabila dito. Kailangan mahigpit. Huwag maluwag kasi pag maluwag yan, pwede mag-cause siya ng aberya. Okay? So, kakapit natin dito yan sa ating metal stud. So, ginawa ko na dito ng improvised metal stud. Sinecure na lang natin yan para mailock. Kasi nga, ang problema dito, masyadong nakalubog yung utility box dito sa tiles o sa pader. Ngayon, ang tendency niyan, hindi na yan kakapit. Mawawala ng kapit yan kasi kukulangin yung pinaka-lock nut dito sa utility box, hindi makakaabot yung tornilyo. So, para umabot yan, gumamit tayo ng metal stud na pang computer. Ito, nilagay ko dyan. Para mas mahaba siya o ma-extend. Okay, so maliwanag po tayo dyan. Okay na po. So, pause muna natin. Mamaya natin. Oh, so napalaban tayo dito sa pag-install ng SPO. Medyo maluwag kasi yung pinaka lock lang ito. So kapit natin itong ano, bezel protector o bezel cover. Okay. So check natin, pasok natin dito. Hindi na sila gagamit ng ganito. Plug adapter. Hindi na sila gagamit kasi may grounding na siya. At saka solo lang siya rito sa microwave. So testingin natin kung gana. Yan. Yan lang. Ayun. So ito. Testingin natin. Paano ba ito? Lasa bundok nito eh. Ayun, okay na. Magana na siya. Stop natin. Ayun, okay. Pagkutin na natin. Ayan. Testing uli natin. Testing uli natin. Ayan. Ayan. So, pag magka-unplug kayo, huwag niyong hahawakan dito. Kasi magkakosyo ng ano, ng cable stress.
pwedeng maputol yung wire dito sa pinakasupungan niyan. Kasi dito yung nagiinit. Kaya pag gumagana yung appliances nyo, umiinit itong wire na to. Yan. Kaya maaari, huwag nyo nga hatakin sa wire. Hatakin nyo sa pinakapuno. Okay? So, kung gusto nyo mapadali buhay ng appliances nyo, dito nyo hatakin. Kung gusto nyo mapatagal ang buhay ng appliances nyo, dito nyo hatakin sa pinakapuno o sa pinakaplug. Okay? So, hanggang dito na lang muna ating video. At ingat po kayo palagi at kita na lang po tayo sa ating susunod na upload. At ingat po kayo palagi and God bless. Bye!